Stephen Curry naglabas na ng pahayag patungkol sa komento sa kanya ng six-time NBA champion Michael Jordan. Matatanda ang noong 2019 ay tinanong itong si MJ kung pasok na ba itong si Stephen Curry sa Hall of Fame. At ang sagot naman niya kay Craig Melvin ng NBC via Complex, Magaling naman siya, pero hindi pa Hall of Famer. Ano naman kaya ang naging basihan itong si MJ? Napakataas naman yata ng standard ni MJ kasi kung noong 2019 nangyari yung interview, nag-champion na itong si Stephen Curry noong 2015. Tapos, nag-back-to-back champion pa ito noong 2017 at 2018. Ibig sabihin, before the interview, nakapagtala na si Stephen Curry ng tatlong kampyonato. Paano mo naman nasabi, MJ, na hindi papasok si Stephen Curry sa Hall of Fame? Kung yung iba nga walang NBA ring, hindi nakapag-champion, napasok sa Hall of Fame. Ito po kaya yung si Stephen Curry na tatlong beses nang nag-champion. Tapos sasabihin mong hindi pa siya deserve mapasok sa Hall of Fame. Medyo disagree ako dyan sa'yo, MJ. Kahit idol kita, pero disagree ako sa'yo dyan. Ang laki kaya ng tulong ni Stephen Curry sa tatlong kampyonato na yon. Ano ka, MJ? Baka gusto ni MJ mag-back-to-back-to-back champion ang Golden State Warriors. Hindi nangyari yon. Kasi pagkatapos ng mag-champion ng Golden State Warriors noong 2014-2015 season, the following year natalo sila ng Cleveland Cavaliers. Yan yung clutch 3 winning shot ni Irving nung nag-champion sila noong 2016. Kaya hindi nakapag back-to-back agad ang Golden State Warriors, kumbaga naputol ito. Hindi kagaya nitong nagawa ni MJ at ng Chicago Bulls na tatlong taon talaga. 3 consecutive years yon nag-champion ang Chicago Bulls. Ang Golden State Warriors nag-champion noong 2015 pero naputol. Dahil natalo nga sila ng Cleveland the following year. Pero noong 2017 at 2018, nag-back-to-back champion sila. Pero kahit ganun na nga ang nagawa ni Stephen Curry, para kay MJ, hindi pa rin siya pasok sa Hall of Fame. Mukhang hindi talaga agree dito ang mga tagahanga ni Stephen Curry. Hindi rin naman natin masisisi si MJ kung ganun kataas ang standard niya. Biruin mo ba naman, 6 NBA rings ang nakuha ni MJ? Kung hindi lang siya nag-retire, baka 8 NBA rings ang nakuha niya. Bali 1 year and 5 months siyang hindi aktibo sa basketball. Kung hindi lang siya nag-retire, baka nag-champion din Chicago Bulls noong 1994. When MJ came out of retirement noong 1995, hindi pa siya 100% nun kaya natalo sila ng Orlando Magic sa Eastern Conference Semifinals. Ito yon. Ayan, so kung hindi lang sana nag-retire si MJ, baka nag-champion din sila noong taong 1994 at 1995. Baga, straight 8 consecutive years sana yon from 1991 to 1998. Kung di lang siya nag-retire, yung skill level niya, pataas pa rin sana ng pataas. Ikaw ba naman ang hindi makapaglaro ng basketball for 17 months? Siyempre, magdi-deteriorate yung skills mo kasi hindi ka na naglalaro ng basketball eh. Anyways, balik tayo kay Stephen Curry. Kahit ganun pa man ang komento sa kanya ni MJ patungkol sa Hall of Fame, ay mapagpakumbaba pa rin namang sumagot ang binansagang greatest shooter of all time na si Stephen Curry at sinabing, "I still have a lot to prove to myself." Kung tatanungin kaya ulit ngayon si MJ, ngayong 4 times NBA champion na si Stephen Curry, ganun pa rin kaya ang sagot niya? Ano sa tingin niyo mga kadribol? Pasok na ba si Stephen Curry sa Hall of Fame o hindi pa rin?